sino ka, who are you? May I ask them, who are you to initiate an investigation here? Alright, shout out po mga kababayan po natin at isang mapagpalang araw po sa ating lahat at narito naman po tayo muli sa ating panibagong update. This is Way Creation. At mga kababayan po natin, kaugnay po sa pagpasok nitong ICC sa ating bansa na umano'y imbestigahan itong nangyaring umano'y extrajudicial killing na wala namang katotohanan, mga kababayan po natin, ay dinipensahan na nga ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, itong si Pangulong Dao, dating Pangulong Rodrigo Duterte, mga kababayan po natin. Ngayon bilang congressman, itong si Gloria Macapagal Arroyo ay nag-file ito ng isang resolution na umano'y dapat proteksyonan ng mga kongresista itong si Pangulong Rodrigo Duterte laban sa ICC, na nawagan ito na hindi papapasokin yung ICC. Una nang sinabi ni Juan Ponce Enrile na umano'y pag pumasok itong mga ICC, itong mga miyembro ng ICC para mag-conduct umano ng probe or investigation kaugnay sa usapang extrajudicial killing, dapat ay arestuhin. Ayun nga kay Juan Ponce Enrile. At malinaw naman ang sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na hindi siya papayag na makikialam ang ICC sa ating bansa sapagkat gumagana naman yung ating justice system. Ngayon mga kababayan po natin, kung si Pangulong Rodrigo Duterte ang tatanungin, ay handa siyang managot, handa siyang arestuhin basta't alam niya na sa katotohanan ang kanyang ginawa, at para sa taong bayan, handa rin umano mamatay itong si Pangulong Rodrigo Duterte. Yan yung ating Tatay Digong, mga kababayan po natin. Napakatapang basta para sa Pilipino, mga kababayan. To go to prison, I will. I will. As a matter of fact, I did it as a matter of principle. So that I will die for it and go to prison and rot there until kingdom come. That is a function of the sovereign state. Yan nga mga kababayan, ano? We are sovereign nation. Hindi po tayo basta-basta or hindi po tayo pwede pakialaman ng ibang bansa ang titigas ng apog ng mga ito. Eh, no? Bakit nakikialam sa ating bansa? Eh, doon sa kanilang bansa, sobra-sobra yung violation ng human rights. Punta siya ng Afrika, ayan, nagigira doon ang sobrang abuso ng human rights. Sa Afrika, ayan, sa Arab countries, sobra yung nangyayaring pang-aabuso sa karapatang pantao. Eh, dito sa ating bansa, anong pang-aabuso doon? Iyon nga yung naging paraan para maging malinis ang ating bansa laban sa kalakaran ng illegal na droga, kriminalidad, illegal na droga. Yun ang dahilan kung bakit ang taong bayan ay nagkaroon muli ng tiwala sa ating gobyerno, mga kababayan po natin, lalo na sa ating mga kapulisan. If you do not have the permission from the state, from Congress, or from the President, you have no business conducting an investigation here. Parang sino ka? Who are you? May I ask them, who are you to initiate an investigation here? Sa Kamara, ang kanyang kapwang dating Pangulo na si Senior Deputy Speaker Gloria Macapagal Arroyo ng Pampanga nangunguna ngayon sa paghimok sa mga kasamahang kongresista ng 19th Congress na suportahan ang dating Pangulo laban sa ICC investigation. Ayon kay PGMA, maganda ang naging resulta ng kampanyang iyon ng dating administrasyon. Epektibo rin anya ito na mapababa ang crime rate at nabigyan ng proteksyon ang taong bayan. Diba mga kababayan po natin, nabigyan ng proteksyon ang taong bayan. So ngayon gusto nila makikialam. Eh mayroon kasi yan na gusto talagang papagsakin o ipakulong itong si Pangulong Rodrigo Duterte. Alam na po natin itong mga kaliwang grupo na hindi nga sila umubra anong kapanahunan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Ngayon dahil hindi na nakaupo, eh gusto nilang kasuhan. Eh bakit hindi nila dito kasuhan sa ating bansa, mga kababayan po natin? Kung talagang may extrajudicial killing, kung nandyan sila sa gobyerno, nakaupo ngayon, itong gustong papasokin itong ICC, edi sila mag-conduct ng investigasyon. Kasuhan nila si Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa Korte Suprema.
Titingnan natin kung mayroon ba silang sapat na ebidensya at kung paano nila papatunayan yan. At kahit yung ICC, walang magagawa. Mapapahiya lang yan sila, mga kababayan natin. Napapanahon rin anya ang programa sa pagpasok ng Duterte administration dahil naging malaking banta noon sa social fabric ng bansa ang illegal drugs. Keen din anya umabusisi ngayon si dating Pangulong Arroyo sa issue dahil mismong siya raw ay naging biktima noon ng unfair investigation pagkatapos ng kanyang termino. Kung maalala, naka-hospital arrest noon si Arroyo dahil sa politically motivated na mga kaso. Para naman kay dating Pangulong Digong, walang masama para sa isang chief executive na pagbantaan at pagsalitaan ng masasama ang mga kriminal. Since when was it a crime for a sovereign head of state? Since when was it a crime for me to threaten criminals? Sige daw. Answer it. Sinabi mo, if you destroy my country, I will kill you. Is there a law against a president uttering such hostile words? When was it wrong to say, do not destroy our children because I will kill you? Sinabi ko si Pangulong Dati Pangulong Chairman, si former President Digong ang naging hakbang ni PGMA. Anya, patunay lamang ito na parehas sa pag-iisip ang dalawang dating Pangulo para sa bayan. So yun nga mga kababayan, ano? Pasalamat tayo kay dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo na nakaupo ngayon sa Kongreso, mga kababayan po natin, na ipinaglalaban itong si Pangulong Rodrigo Duterte. Kasi gaya nga ng sinasabi niya, ay siya ay naging biktima ng political motivation pagkatapos ng kanyang termino. Yan ang problema, mga kababayan po natin. At maganda lang ngayon kasi nagkasundo nga itong si Pangulong Rodrigo Duterte at si Pangulong Bongbong Marcos Jr. Siguro na dapat nating suportahan din, mga kababayan po natin. Pasalamat po tayo kay PBBM sa kanyang pagsuporta dyan kay Pangulong Rodrigo Duterte at sa pagkontra sa pagpasok nitong mga gonggong na ICC o mano na parang sila yung malinis. Ano, eh, hindi nga nila malinis yung kanilang bakuran, mga kababayan po natin. Ngayon gusto naman pumasok sa bakuran ng iba para maglinis o mano. Makakakuha ng suporta sa ating mga kongresista, yan po ay magpapihiwatig ng mensahe sa ICC na talagang hindi welcome ang ginagawa nila. No? Nagkakaisa ang ibang sangay ng gobyerno dahil bagamat ang gobyerno po ni PBBM nagsabi na hindi na tayo babalik bigang miyembro ng ICC at hindi tayo makikipag-cooperate. No? Ang legislatura naman sa pamamagitan ng mababang kapulungan ay nagpapahiwatig din ng pagdepensa kay Presidente Duterte. Kaya dapat maintindihan na ng ICC na kahit anong gawin nila, hinding-hindi makikipag-cooperate ang Republika ng Pilipinas sa kanila. At ako, ang payo ko sa ICC, huwag nyo nang sayangin ang iyong oras, huwag nyo nang sayangin ang konti inyong pondo sa isang kaso na hindi naman talaga aabot sa paglilitis dahil ngayon pa lang, ang iba't ibang sangay ng gobyerno ng Pilipinas ay nagsasabi na hindi sila magko-cooperate sa ICC. Alam mo, yan talagang kahinaan ng ICC. Bagamat siya ibinuo bilang isang hukom, yung kanyang operation, kumbaga, ay nakasalalay sa kooperasyon ng mga miyembro, mga estado. Unang-una, hindi na nga tayo naging miyembro ngayon dahil tayo tumiwalag na. Bagamat meron tayong obligasyon to cooperate para doon sa mga period na tayo miyembro pa, ang katunayan, kapag hihingi sila ng kooperasyon ngayon, mahihirapan talaga o imposibleng ibigay sa Pilipinas. Sasabihin ng Pilipinas, hindi na nga kami miyembro eh. No? So, in theory, in international law, there is a duty to cooperate. Pero dahil nga, hindi na miyembro ngayon, ang sasabihin ng bansa, and it's very difficult to explain to the country, na dapat mag-cooperate ka pa rin ngayon. No? So, yan po ah. Talaga namang kinikilala ko na in theory, dapat mag-cooperate. Pero ngayong nagsasalita ng iba't ibang sangay ng gobyerno, ano pang gagawin nila? Lalo na nagsalita na yung policy making body ng ating gobyerno, no? So talagang pag-aksaya lang yan ng oras, pag-aksaya ng panahon, and it's part and parcel of, I think, political attack against former President Duterte. Dahil kilala ko naman kung paano mga workings niyan.
So ayan nga mga kababayan, ano, at ayaw nga kay Attorney Harry Roque, ay kilala niya naman kung sino yung gumagawa ng ganyan. Eh, dapat i-vulgar na siguro yan mga kababayan po natin ni Attorney Harry Roque kung sino yung mga gunggong na ito na lumalakad dyan sa ICC para nga habulin itong si Pangulong Rodrigo Duterte. Eh, gaya nga na sinasabi ni Attorney Harry Roque, eh kung talagang lehitimo yung sinasabi nyo na mayroong extrajudicial killing nung administration ni Pangulong Rodrigo Duterte, dito nyo kasuhan yung ating Pangulo kasi unang-una, gumagana naman yung ating justice system. At malinaw yan, hindi papayag yung ating Pangulong Bongbong Marcos Jr., hindi pumapayag yung Kongreso, ilalo naman yung Senado na pumunta sila dito, hindi na mapapasok, papayag yung ating Justice Department, mga kababayan po natin, na papasokin itong mga miyembro ng ICC. Pwede silang pumasok dito, mga kababayan po natin. Ika nga, pero bilang turista lang. Ano. So, wag na kayo makialam, mga ICC, uwi na lang kayo doon. At linisin nyo ang inyong sariling bakuran. Yan po yung ating update sa ngayon. Maraming salamat muli. This is Week Creation. Paalam.